नमस्ते, आप कैसे हैं? View the decoche. Tulog ka raw English ba, amiga? Ang greeting ng iyang Madam Polyglota? You, how are? Sana naman kaya nahagilap ng inyong Tita Polyglota ang wikang namutawi mula sa kanyang pumuputok ng mga labi niya. Ano kasi, amiga, gumamit ako ng lipstick na honey flavor. Kaya pinutakti ng mga bubuyog ang aking labi. Kaya eto, pumuputok, amiga, magang-maga. Walang hiyang mga bubuyog na yan. Napagkamalang pulot o kiyutan o honeycomb ang aking namumulang mga labi, Madam DJ Tess. Aking greeting mga ka-RFN ay hindi Arabic, hindi rin Mandarin, hindi Spanish o French, at lalo namang hindi Japanese o Korean. Ano kaya yun mga ikon? Baka ang bahasa kuluno, Madam DJ Tess. Yes, mga ka-RFN, wala talaga sa mga nabanggit na languages yung greetings ko sa inyo. Hindi nyo sila mahagilap sa mga nabanggit. As in, hinti! Ay, napasigaw na naman ang inyong tita Poliglota. Naloloka na ang inyong Madam Blavatsky, Beauty de Gucci. O siya, siya pa nila este, o siya. Sirit na ba, mga ikon? O isa pang clue? May
may alam din sa language na ito ang dating special friend ni Madam DJ Tess. Way back then, in the not so distant but already fading past. Oh, I love DJ Tess. Sobrang obvious na ba ang sagot? Pakireveal na nga, Madam DJ Tess, ang kasagutan. Ang pangalan ng language na ito ay... Tumpak Amiga, isang napakalaking check ng bagong tasang kulay pink na Mongol pencil. First place ay nakuha ng Mandarin na sinundan ng Spanish. Ang third place ay nakuha ng English. Ang fifth place naman ay nasungkit ng Arabic. O di ba mga ikaw? Pinag-aaralan natin ang top 5 most spoken languages of the world. Kung may sapat kang kaalaman sa mga wikang nabanggit, ay masasabi mong ikaw ay isang cosmopolitan person. Ang isang cosmopolitan person ay isang tao pamilyar sa iba't ibang bansa at sa kanilang kultura. Very comfortable siya sa pakikihalubilo sa iba't ibang uri ng tao na may ibang kultura or cultural backgrounds. Do you want to become a cosmopolitan person, Madam DJ Chance? A cosmopolitan woman? A woman of the world? Cosmopolitan if we study different cultures and their languages. Tara mga ikan, tayo nang maging isang true and certified cosmopolitan creatures of the world. Madam Chaka Khan for that very wonderful women empowering music. Dhanyawad. Ang dhanyawad ay thank you sa wikang Hindi mga igan ha. Dhanyawad Miss Chaka Khan. Ang ganda kaya ng boses ni Chaka Khan, di ba Madam DJ Chess? Hindi naman tunog tsaka yung boses, diba? Bagkus ay napakaganda ng tinig ni Madam Chaka Khan. Again, dhanyawad. Thank you!
nyo kanina mga ka-RFM, napunati po kayo sa Tunog Carabao English na You, how are? Ano kasi mga ikan? Word by word, translation o transliteration o pagkakasalin sa English yung how you are na sa Hindi ay up kese he. Ang up kese he ay how are you sa English. Ang up ay you, ang kese ay how, at ang he ay are. O diba, nasa dulo yung are sa Hindi. Kaya pag isasalin natin word by word, ang up kese he ay you, how are. Yung namaste naman ay isang general greeting sa India, namaste. Pwede itong gamitin na hello, good morning, good afternoon, at good evening. At pwede rin siyang gamitin pang pamamaalam or goodbye. Pag sasabihin mo ang namaste o namaste, dapat ang mga kamay mo ay nakaposisyon na parang magdadasal ka. Nakadikit ang magkabilang palad ng iyong kamay at nasa level ng heart mo. As you say, namaste with your clasped hands. You smile with a slight forward bow of the hand. When you say namaste, you are actually saying, I am devoting myself to you, or I am respecting you. O di ba, very divine ang level ng respect ng namaste. Paano ba natin tatawagin ang mga tao sa India? Indians ba? Indian is just the English form of the Hindi word Hindu. Therefore, people in India are called Hindus. But not all Hindus follow the religion that goes by the name Hinduism. Medyo confusing mga ka-RFN mo, but just so you know, not all Hindus profess the Hinduism religion. Hinduism, huh? There are Hindus who are Buddhists and Muslims as well. Hindu has never been a religion. It's just a culture or the people of India. Ang Hindi ay may sariling alphabet, mga ikan. Ang tawag sa alphabet nila ay Devanagari. Ang Devanagari system of writing ay may kaugnayan sa ancient form of writing system sa Pilipinas na kilala sa katawagang Baybayin. Mga ka-RFN, natatanda niyo pa ba yung Baybayin, ha? Na isang ancient alphabet or writing system ng bansa natin. Di ba kumare, yung Baybayin is to remember nung elementary tayo, di ba? Na-discuss yan ng grade 4 yata, grade 5. Kung pakasusuriin natin ang Devanagari ng India at Baybayin ng Pilipinas, mukhang may pagkakahawik nga, Madam DJ Tess, no? Alam niyo ba mga igan, ang Pakistan was part or was once a part of India? Because of the Muslim and Hindu War na naganap noong 1947, nagkaroon ng bansang Pakistan, ha? Mas malaki pa ang geography ng India bago mag 1947 kasi part pa ng India ang Pakistan. Sa ngayon, nabawasan ang laki nito dahil sa nagkaroon nga ng religious war between Muslim and Hindus.
Yung language ng Pakistan na kilala sa katawagang Urdu is actually written in Arabic. Pag pakinggan mo ang Urdu, ay halos hindi mo masasabi na distinct or separate language siya from Hindi. Okay? Ang naging tatanging main differences ng dalawang languages na ito ng Pakistan at India ay ang Hindi ay written in Devanagari, whereas yung Urdu ng Pakistan is written in Arabic, Arabic alphabet. Ang Urdu kasi ay maraming loan words or borrowed words o mga salitang hiniram from Arabic. Samantalang ang Hindi ay maraming loan words or borrowed words from Sanskrit. So yun kanilang major differences. But when it is spoken, they are actually considered as one language. Ang Sanskrit, mga higan, ay isang ancient language sa India. It is now a dead language. Kagaya ng Latin na na-discuss natin last time, last week, di ba, DJ Tess? Both Latin and Sanskrit heavily influenced the modern languages of the world. They may be dead languages, but they are very much alive sa mga offspring languages nila. Offspring, yun yung mga languages na kinoconsider na anak nila. In the case of Sanskrit, na-influensya niya ang mga anak niyang languages sa India na umaabot sa 122. Samantalang ang Latin naman ay may napakalaking influence sa mga European languages at kabilang na dito ang English language. So, pagpagsasamahin natin ang Urdu o mga speakers ng Urdu ng Pakistan at Hindi speakers ng India, ang Hindi language ay hindi lang top 4, ha? Magiging top 3 sila in terms of the most speakers in the world. By the way, having mentioned Sanskrit, alam niyo ba na marami palang salita sa Pilipino ang nanggaling sa Sanskrit? Oo, Madam DJ Tess. Sangkatutak na Sanskrit words ang meron sa Filipino, kagaya halimbawa ng agham. From the Sanskrit word agama. Ang agham ay science, diba? Yung word na bagyo o typhoon, galing sa Sanskrit word na vayu, ha? Bagyo, vayu, no? Ganun pala yun. Vayu. Okay. Ang salitang balita ay galing din sa Sanskrit. Na sa Sanskrit, ito ay varta. Balita. Varta. Yung word na bathala. Bathara o batara sa Sanskrit. Yung budhit. From the Sanskrit word na budhi. Ha? Conscience. Yung dukha, ganun din. Galing din pala sa Sanskrit, ha? The same spelling, the same pronunciation, dukha. Ganun din, poverty o kahirapan. Ang iba pang salita na galing sa Sanskrit ay halaga, guho, halaka, dusa, katha, kalapati, kuba, lagundi, lasa, lathala, madla, maharlika, mucha, palibhasa, parusa, patola, puti, saksi, sakuna, salamuha, salita, samantala, sampalataya, suka, sutla, mukha, etc., etc., at iba pa. Susmaryo, sepsumak, sa Sanskrit words pa lang meron sa wika natin na Filipino, di ba, mga ka-RFM? Di ba, DJ Chaps? Sobrang dami, as in super.
Bakit kaya sa bansa natin, ang tawag natin sa mga Hindu ay Mumbai? Karamihan kasi ng mga Asians na nag-migrate sa Pilipinas ay galing sa Bombay, India. Ang pangalan ng Mumbai or Bombay ngayon, mga Asian, ay Mumbai. O diba? Meron panakot ang mga nanay natin noon. O walang siya na yung mga Mumbai, diba? Nalala mo yun, Egyptians? Tinatakot ka ba dati ng mother mo noon na ginagamit ang mga Mumbai? Alam niyo ba na sa Cainta Rizal na nirahan ang daan-daang kawal na galing sa India? Na kung tawagin ay sepoy soldiers. Nangyari ito noong nagkaroon ng British invasion of the Philippines between the years 1762 and 1764. During the stay of the sepoy soldiers in Rizal ay sinyota nila ang mga kababaihan doon. Excuse me for the word sinyota, I mean, ginawa nilang girlfriends ang mga nagagandahang kababaihan sa Cainta noon. Kaya't hindi nakapagtataka na napakarami nating mga kababayan from Cainta, Rizal, na kawangis nila ang mga Mumbai, di ba? Ano ba ang physical features ng mga Mumbai, di ba? Dark skin, tapos patangos ang ilong, deep set eyes, thick eyebrows, so di ba? Tapos yung mga mata nila parang ano, medyo malalaki at deep set, yan. Yung mga sikat na Pinoy celebrities and politicians na may Indian blood ay sina Charmaine Arnaiz, Raymond Bagaching, na anak ng isang politician, yung dating mayor ng Maynila, na si Ramon Bagaching. Ang ninuno ng mga Bagaching ay nanggaling pa ng sa Punjab, India. Ang tawag sa kanila sa India ay Punjabi. Punjabi. Diba, very common ang apelidong Singh, ha? Ang spelling ay S-I-N-G-H. Singh, bagat Singh, ayan. Ang ibig sabihin ng Singh ay lion, mga ka-RFN. Si Samurai G na DJ ng LSFM, kilala niyo ba yun? Matang DJ Tess? Yung naging host din dati sa Palaga, si Samurai G, ha? Diba? Mumbai, Mumbai talaga yung mukha niya, no? Tapos yung mga beauty queens natin na gaya na Melanie Marquez at Venus Ra. Ayan, si Chanda Romero, si Cheska Garcia, at yung kilalang-kilalang gigolo na si Machete, ha? Na pinagkakaguluhan ng mga babaita noon at mga kabadingan. Walang iba kundi si Gardo Versosa. Imagine kung si Gardo Versosa ay meron palang Indian blood na nananalight tayo sa kanyang veins. Ikaw ba, DJ Chess? Sa palagi mo ba? Huwag ka rin dugong Mumbai? Magpa-DNA test ka kaya, amiko. Ang India pala, mga Ikan, ay may pantapat sa Hollywood ng US. Ang pantapat nila sa Hollywood sa California, USA, ay tinawag nilang Bollywood. Diba halos ano lang, copycat ang tunog, no? Ang Bollywood ay nakabase sa Mumbai, ha, mga Ikan? Yung dating Bombay o Mumbai. Taong 1970, nakilala ang Bollywood sa India. Ito din yung taon na kung kailan ay nahigitan ng Hollywood o ng Bollywood ng India ang Hollywood ng California. In terms of the world's largest films, or mas marami silang na-produce ng movies noong 1970, okay? Kaya doon sila sumikat, doon nag-take off ang Bollywood. Diba, nakaka-alium, DJ Chess, na manood ng mga
Hollywood MTV Noir, di ba mga igan? Very colorful ang costumes nila at very maharot yung mga pinag-girlalo nila sa mga dance moves nila, Noir. Tapos, hanggang tataas pa ng mga pitch ng boses ng mga babaita nila, singers, di ba? Madam DJ Chess? Nakapanood ka naman ng Bollywood movie, Madam DJ Chess? Would you care to share some? Ibang kultura at wika sa mundo. Isama natin ang Hindi ng India sa mahaba nating listahan ng mga languages and cultures na napag-aralan na natin. Pwede na tayong tawaging cosmopolitan or people of the world, mga ka-RFN. Dhanyawad or thank you, mga ka-RFN. Namaste. Goodbye, or Fir Melenge, see you again. Fir Melenge. La 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 la. Sar ki jo sar se wo dhire dhire pagal hua re main धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई चुनरिया दिल ले